Ang pagkwat, matamis at nakapapawi ng uhaw, kaya naman isa ito sa pinakamabiling prutas ngayong tag-init. Pero ang mga pakwang ito na ibinibenta sa Commonwealth at nakuhana ng aming surveillance camera. Gugustuhin nyo kayang bilhin at kainin. Nakabuyang yang sa kalsada, hinahawakan ng maruming kamay, hinihiwa ng kalawanging kutsilyo, at dinarapuan pa ng mga nakakadiring langaw. Nako, papasa kaya mga pakwan na ito sa Quezon City Health Department. Excuse me. Pwede makausap sandali. Kasi po sir, ang pakwan namin at tinda namin pakwan na buo. Ngayon lang po kami nag-slice. Pero alam niyo po ba kung ano ang problema natin dito? Bakit kami lang dito? Kasi nga po, dapat kasi yan, may cover yan. Ang product po sa amin nakakover. Okay, bakit po hindi natin sila? Bakit po? Bakit po hindi nilagyan ng cover? Alam niyo pa po. Kasi nga po, lagi kami nagkukuha. Buwa po lang aming pwesto. Kaya natanggal lang, natanggalan po sa ngayon. Pero dati po, meron kaming ganun. Nakita natin, di ba, sa bangketa sila, government right of way. At pangalawa, dahil nga government right of way ito, hindi sila nakakasunod sa mga sanitary requirements natin. At hindi protektado yung mga slices ng pakwan, exposed sa infectious, non-infectious agents, at sa mga insects like langaw. Ang mga pakwan na hindi pasado sa inspeksyon, kumpiskado, at ang mga nagtitinda, na-issuehan pa ng violation ticket. Pinaviolate nila o nilalabag nila yung PDA 56 natin o in other words, yung Sanitation Code of the Philippines. At pangalawa, meron din tayong Quezon City Sanitation Code, yung 1735 na City Ordinance ng Quezon City. Dito, ang penalty dito ay meron silang kaukulang na dapat bayaran na not exceeding 600 pesos or not exceeding 6 months imprisonment or both. Kaya para sa mga magtitinda ng pakwan, payo ng ating eksperto. Una-una, dapat pumunta sila sa amin sa opisina namin sa Quezon City Health Department. At ang Quezon City Health Department ay open po sa kanila para tumulong. Hindi po kami nandito para manghuli o sirain ang kanilang negosyo. Kami po ay nandito para tulungan ang ating kultura, kabuhayan, kaligtasan at kalusugan. Una-una, yung protection ng pakwan na dapat hindi siya ma-expose sa alikabok, langaw at iba pa. Pangalawa, yung kamay ng mga humahandle po niya naghihiwa, kutsilyo, dapat may kaukulan silang malinis sa tubig para sa ganun, laging malinis ang kamay nila sa paghawak ng pakwan. Ayan, so kung gusto niyo kumain ng pakwan, hindi kayo sigurado kung paano yung inihanda yan, pumili kayo ng buo. Ayan, kayo maghiwa sa bahay niyo, di ba?